Ako po si Ruben Enaje, 26 ng taon nang pinapako sa krus. Ako po ay 52 taong gulang na pa. Nung na-aksidente ako sa isang building, habang nagtataba o nagpipintura, eh nadulas ako dun sa isang folding namin, pababa, ay ang nasabi ko na lang habang pababa ako, Diyos ko. At pagkatapos, nung naimasmasan ako, sabi ko, papasalamat ako sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Kaya, noong 1985 na yun, hindi nangyari yun. Pako ko sa krus kasi marami na yung papapako ng mga oras na yun. Kaya, 1986, sabi ng director namin, sa susunod na taon, 1986, doon ka na lang magpapako. Nung nahulog na ako yun, sabi ko, magpapanata ako sa aking sarili na 9 taon sa pagkaligtas ko dun sa aksidente na yun. Kaso, yung anak ko nagkasakit, nag-50-50 siya dahil dun sa kanyang asthma. Labas ako ng ospital, sabi ko, Diyos ko, magpagaling lang ang anak ko sa sakit niyang ito. Ipagpapanata ko rin siya ng 9 taon. Nung gumaling naman siya, yung asawa ko naman, nagkasakit, nagkaroon ng bukol sa may pisngi. Sabi ko, ipagpapanata ko rin siya ng 9 taon, maalis lang yung bukol niya sa kanyang pisngi kasi yung bukol niya sa pisngi talaga lumaki na. Kaya yun, naging 27 ang naging panata ko. Ang nervyos pagka ano, dumating na yung December, nakikita ko na yung January. Yun. Yung balat ko tsaka yung laman parang tinutusok na ng pako. Hindi na ako makatulog. Hindi, nung unang beses ako nagpapako, talagang yung sakit hindi ko alintana. Kahit nung ipako ako, hindi ko naramdaman yung pako. Katunayan, tinitingnan ko pa kung paano ipako, ilusot yung pako doon sa kanya. Gimbara, nakikita ko lang siya noon. Hindi ko pansin yung mga picture niya, paalis sa mga ano. Nagka-interest ako doon kasi yung dami, daming nakikita. Kahit saan mo tingnan, kung saan yung bayan, daming nagsusunod ng pisya. And gano'n ko, may nakita akong isang foreigner na sabi, kasi ako bumili na rin ng t-shirt nun, tsaka yung mga sticker, poster, nilagay ko rin sa aking bahay, dami talaga dun. May foreigner na nagka ano sa akin, bakit ang dami mong, ano rito, sabi niya, Che Guevara na picture. Sabi ko, nagagandahan lang po ako sa mukha niya ka. Alam mo ba yung istorya ni Che? Hindi po. Yun, dinalhan ako nung kinabukasan, ano pala siya, may diaryos pala siya doon sa tinitirhan niya. Dinalhan niya ako nung picture tsaka dyaryo. Doon ko nabasa na si Che Guevara pala isang revolusyonaryo na tumutulong sa mga mahihirap. At isa rin siya sa mga tumulong kay Fidel Castro para yung Cuba talagang ma-liberated sa ilang, sa mga talagang namamahala na hindi kanais-nais doon sa bansa nila. Kaya si Che Guevara,
naging idolo ko siya. Yung talagang ang pagtulong niya ay para sa mahirap, hindi sa kanya lamang. Pagka mas gusto ko pa nga sa radyo eh, pumili-intern ako sa radyo. Yung sa camera talagang, doon talagang natatakot ako pag sa camera. Lalo na pag may nagbigay, sabi nila may napapanood ako sa TV. Hindi pa ako nakapanood kahit isa sa mga nilalabas sa mga TV. Eh, hindi ko rin makim na yung ako pinapanood ko yung sarili ko na pinapa ako. Nahihiya ako, nasasaktan doon sa mga ginagawa ko na yun. Talagang nakikita ko na pinahihirapan din ako. Pumudyo kain na rin. Ito niya kayo. Aliyatin talaga pagtatalon. Lighting spot na 'to. 1946 ano lang 'yun, stage play lang yung ano namin doon, yung Crucifixion namin. Mga lolo na, mga lolo ko, tsaka mga tiyahin ko, iniimbitahan niya sa mga iba't ibang barangay pag dumarating na yung mahal na araw, para magtanghal doon sa mga arap ng simbahan. Yung stage play ng Crucifixion na kung ano yung hirap na dinanas ni Kristo mula nang siya ay magpasan ng cross hanggang siya ay ipako. Ano ka? Oh, ready? Oh, magwanti. Move, back, move! 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 Talaga naman hindi yung mga turista, hindi naman namin iniimbitahan yan. Kusang makikita mo na bibigla ka, ang dami na nila. Kasi napapanood nga nila sa mga ibang istasyon o radyo, naririnig din nila. Darating, ang dami talaga mga tao. Mga sabi ng mga namumuno doon, no, namamahala, mahigit 10,000 ang pumupunta doon tao sa aming barang. Yung pagkapako, talagang masakit. Pero mas masakit pag binuhat yung binunod na yung pako. Ay, talagang sigaw mo na yung lahat na isisigaw mo. Pinakapatin ang masakit talaga. Pagkabuno ng pako sa Yampalan, dadalhin ka ng mga Hudyo doon sa isang pena medical health namin doon. Pagkahiga doon sa stretcher, hugasan ng alcohol yun, tapos betadine, tapos ibabandage na. Then, bibigyan ka ng gamot, 7 pieces na pain reliever, 7 pieces na antibiotic. Ayun lang, hindi ko naman mauubos lahat yun. Mga tatlong beses lang kung iinom doon. Yung mga palad ko talagang maghihilom na, magsasara na yun.
Eh siguro dahil doon sa panata ko, na talagang seryoso naman. Kaya ako eh, gumagaling kagad sa mga sugat ko. Ano ko lang, napapansin ko lang sa mga pari na yan. Pagka dumarating na yung mahal na araw, doon din sila lumalabas naman para yung mga ginagawa namin ipagbawal. Pero pagka patapos na yung mahal na araw, eh wala na silang sinasabi. Kaya yung tradisyon namin, kahit anong mangyari, kahit wala man ako na hindi na ako ang magpapasan ng krus, tuloy-tuloy pa rin to, walang makakapahand lang sa anong ginagawa doon. Kasi yung mga pari na yan, hindi pa man sila sinisilang, ginagawa na namin. Dagod. Yeah.